Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa abroad, nasa malayo, nagsasakripisyo dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At alam ko excited na kayo dahil marami na ang nagsend ng message sa akin, kailan ko pa daw i-upload ang gabay patungkol sa wallet. Ang mga lucky feng shui forecast, nandyan na yan. Ngayon, sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang maswerteng wallet at papaano natin aakitin ang swerte at yaman sa 2025 gamit ang gabay ng feng shui pagdating sa inyong mga wallet. Pinapanood mo ito ngayon dahil naghahanap ka upang makaakit ng mas maraming kayamanan at swerte sa iyong buhay ngayong 2025. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Ang law of attraction, lalo na ang wealth attraction na isang lumalagong kasanayan at isang paraan upang magdala ng dagdag na kayamanan at swerte sa bawat isa sa atin. Maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng pagsisiyasat kung paano magkakaroon ng kapasidad ang inyong mga wallet upang simulan ang buong proseso. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa paggamit ng sinaunang sining ng feng shui upang gamitin ang kapangyarihan ng universe, ng cosmic, para bigyan ka ng swerte pagdating sa pera at mga pagkakataon na dapat sana ay dumating at kumatok sa buhay mo. Sa vlog na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga sumusunod. Una, ang tamang pagpili ng kulay at hugis sa mga wallet na maswerte. Pangalawa, ang pagtitiyak na ang iyong pitaka ay ginagamit at inaalagaan ng tama. At panghuli ay ang karagdagang kaalaman sa paggamit ng iba't ibang kristal upang mas maakit ang kayamanan at swerte sa pera. Ayon sa feng shui, aling kulay ng wallet ang maaaring makaakit ng higit pang yaman? Kung nais mong gamitin ang kapangyarihan ng feng shui upang makaakit ng kayamanan at good luck, ang kulay ng iyong wallet ay napakahalaga. Tutuklasin natin ang mga pinakakaraniwang kulay at kung paano gumagana ang mga ito ayon sa gusto mong maakit. Una ay ang itim na wallet. Ang itim ay isang pinakatanyag na kulay para sa mga wallet at sa kabutihang palad, ito ay sumisimbolo ng kasaganahan at kayamanan. Kung naghahanap ka upang isulong ang iyong karera o dagdagan ang iyong kapalaran sa pagninegosyo, ang isang itim na pitaka ang perpektong kulay na pwede niyo pong gamitin. Ang asul naman ay isang simbolo ng tubig at kumakatawan ng isang ideya na ang tubig ay umaagos, na simbolo ng daloy ng tubig at mahirap itong panatilihin, na nakakaapekto sa iyong pananalapi at swerte ng pera. Sa makatwid, ang asul o blue ay hindi inirekomenda bilang isang kulay ng pitaka kung susundin natin ang pilosopiya ng feng shui. Ang kulay orange naman ay ang isang pangunahing kulay para sa pag-akit ng pera na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian na kulay para sa isang pitaka. Ulitin ko, orange. Dahil ang brown ay kumakatawan sa lupa, ito ay isang kulay na nagtataguyod at naghihikayat sa savings o pag-iipon. Kung ikaw ay naghahanap upang maging mas makatipid o magsisimula ka ng isang bagong savings journey mo, brown ay isang perpektong kulay na pwede mong gamitin sa wallet mo. Ang green o bending wallet ay pinaniniwalaan na nagsusulong ng mga opportunity sa kita. Sa makatuwid, ang isang bending pitaka ay inirekomenda para sa mga negosyante na naghahanap ng mga ideya at mga bagong pagkakataon upang palawakin o palaguhin ang negosyo. Sa mga empleyado naman, upang dagdagan ang ibang source of income, green na wallet po. Ang dilaw ay isa ring mahusay na pagpipilian para sa isang kulay ng pitaka dahil ito ay direktang nakalink, nakaugnay sa pagtitipid. Kung naghahanap ka upang madagdagan ang iyong kayamanan, ang dilaw ay isa ring pinakamahusay na pwede mong pagpilian na kulay ng wallet. Sa pilosopiya ng feng shui, ang pula ay kumakatawan ng apoy, fire, na sa huli ay naglalagablab o sinusunog ang iyong kayamanan. Kaya hindi magandang rekomendasyon para sa kulay ng wallet
upang mapataas ang iyong income o kita, ang kulay red. Kaya hindi nire-recommenda ng feng shui na gumamit ng pulang wallet. Ang pink bilang isang kulay para sa iyong wallet ay maaaring makaakit ng bagong manliligaw. Hindi ito kulay na inirekomenda para sa pag-akit ng kayamanan. Pink is for love. Dahil ang pink ay kumakatawan sa pag-ibig, ang purple ay napapabilang din sa bracket na ito ayon sa sinaunang sistema ng paniniwala ng feng shui. Kaya kahit na isang magandang kulay ang purple para sa iyong wallet, hindi ito nauugnay sa paglikha o pagpapaunlad ng aspeto ng kayamanan. Ngayon, susubukan nating sagutin kung paano ka dapat maghanda at paano mo dapat kinikip ang iyong wallet para makahimok o maka-invite ng yaman o swerte. Upang manatili sa loob ng mga alituntunin ng feng shui, dapat panatilihin malinis at maayos ang iyong pitaka sa lahat ng oras. Ang buong layunin ng pamamarang ito ay dadagdagan ang spasyo sa iyong wallet para mas maraming pera ang pwedeng ipasok. Siguraduhin maalis ang mga anumang hindi kinakailangang bagay sa iyong pitaka. Sa pamamarang ito ay hihikayatin mo ang swerte sa aspetong pananalapi. Ang paglilinis at pagsasaayos na gabay na ito ay nauugnay din sa anumang mga lugar na ginagamit natin upang magtrabaho o mga lugar kung saan pinalalago natin ang ating kayamanan tulad ng opisina, mga working table natin sa bahay at saan man kung saan isinasagawa natin ang negosyo o paghahanap buhay. It's the same concept. Parehong-pareho po yan. Ang buong punto po ng malinis at maayos na mantra ng wallet ay kung saan dapat magkaroon ka ng maraming espasyo. Mas lumikha ka ng isang lugar or available space upang mapunan, madagdagan ang papasok na pera. Merong nakahandang lugar o espasyo para sa mas maraming blessings na paparating. Sa makatuwid, mahalagang tiyakin na ang wallet ay walang mga bagay tulad ng mga resibo, candy wrapper, lumang card, mga expired na ID at iba pang basura na hindi talaga natin kailangan. Kung mas organisado tayo, ang ating pitaka po ay mas madaling makaakit ng pera at yaman na minimiti o ginugusto natin. Ang pag-imbak ng tama sa iyong pitaka, ang pagkikip ng pera ay napakahalaga rin ayon sa feng shui. Ang iyong pitaka ay kailangang ilagay kung saan ito makakapaglingkod sa iyo ng mabuti at kailangan madama na pinapahalagahan mo rin ang wallet mo. Kung ang iyong wallet ay pinapahalagahan, magkakaroon ng mas maraming opportunity na makaipon ng mas maraming kayamanan at makaakit ng mas maraming blessings na nag-aalok ng pagtaas ng iyong estado sa pananalapi. Siguraduhin hindi tinatapon ang iyong wallet kung saan-saan gaya ng hinahayaan ito nakabulatlat sa ibabaw ng mesa o itinatago ito kahit saan-saan na walang paggalang. Ngayon, kailangan mo bang bumili ng bagong wallet? Ang pitaka na dati nang ginamit o binili sa pamamagitan ng anumang second hand na channel ay dapat iwasan. Ang feng shui ay nagtataguyod para sa paggamit ng isang bagong pitaka upang hikayatin ang daloy ng pera patungo sa iyong pitaka, patungo sa iyong buhay. Ang isa sa pangunahing dahilan ay ang bagong may-ari ng wallet ay walang direktang paraan ng pag-alam kung ano ang ginawa ng dating may-ari, ano ang karanasan, mabuti ba o masama ba ang kanyang kapalaran na kaugnay sa kanyang paglikha ng kayamanan. Kaya ang second-hand na wallet po ay hindi pinapayo. Kung ang iyong wallet ay luma na, tapos punit-punit na ito o nakitaan na talagang hindi na pwedeng magamit, inirekomenda ng feng shui na palitan mo na ito. Ang idea sa likod nito ay dahilan na ang mga wallet ay dapat maging kaakit-akit upang at para mapataas ang kanilang kakayahan na lumikha ng mas maraming kayamanan. Tandaan, ang iyong wallet ay isang simbolo ng katayuan mo sa buhay na may kahalagahan din para sa paghihikayat ng pera. Kaya malinaw na ang pagmamay-ari ng isang lumang sira-sirang wallet ay walang ginawa na kabutihan para sa taong gumagamit nito. Ngayon, paano ba tayo makakaakit ng karagdagang yaman sa ating wallet? Dahil ang isang pitaka ay kung saan ang iyong pera o ito'y representasyon ng pera ay pangunahing
pananatili, maaari kang tumulong upang makaakit ng mas maraming kayamanan sa iyong pitaka sa pamamagitan ng paghahanap ng dagdag na swerte. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paglalagay ng tatlong barya na nakatali ng pulang laso. Please, tingnan niyo po yung picture na ito. Ito po yung tinutukoy ko. Ayan. Kung paanong mahalaga na alisin ang kalat sa iyong pitaka, ang isang magulo at maraming nakalagay sa wallet na hindi mahalaga ay sinasabing aktibong nag-aambag ng pagpapahirap, crisis at problema sa pera sa may-ari nito. Dahil ang mga credit card ay kumakatawan sa utang o perang hiniram. Kung mas maraming credit card ang mayroon ng isang tao, mas maraming pera ang malamang na pwedeng mawala sa kanya. Sa halip na magkaroon ng mas maraming credit card sa wallet, mahalagang ibukod, okay? Ibukod ang credit card mo sa ibang wallet from your regular wallet. Mas mainam na nakaseparate ito. The credit card, isang separate na card holder, while the regular wallet kung saan nakalagay ang cash para hindi maapektuhan ang pag-akit o pag-attract ng pera. Ano pa ang pwede nating itago o idagdag sa wallet natin para mas makaakit ng kasaganahan o kayamanan? Kung talagang gusto natin o gusto mo nadalhin ang mga ito, narito po ang ilang mga kristal o bato na pwede nating ipasok sa wallet natin na magdudulot din ng swerte at maraming pag-aakit ng kayamanan. Bagaman hindi ito ang pinaka-minimalist na taktika sa pagtaas ng kayamanan, pinapayuhan ng feng shui na ang alinman sa mga gemstone na ito ay makakatulong upang lumikha ng swerte kung saan matatamasa ang pagtaas ng iyong kayamanan at higit na kasaganahan. Narito po ang mga kristal na pwede niyong ipasok sa wallet. A raw crystal would be best. Jade, emerald, green tourmaline. Peridot is also a good crystal. Malachite, calcite, aventurine. At yun po ang mga kristal na pwede nating ipasok sa loob ng wallet natin. Maliit na chip or raw is already good enough. Ang regular na pagpapalit ng mga kristal na dala mo sa iyong wallet mula sa mga nabanggit ko na mga kristal ay maaaring maging makabuluhan na tumaas ang posibilidad na mas masaganang daloy ng kayamanan. Find time na ilabas at palitan ito, i-recharge yung una mong inilagay sa loob ng wallet mo. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na bang magsimula sa isang paglalakbay tungo sa pagkakaisa with the cosmic and the universe? Subukan ang ilan sa mga pagsasanay at gabay na ibinahagi ko po upang simulan ang pagdaloy ng mas maraming swerte o kayamanan at kaligayahan sa iyong buhay, buhay, pera at kayamanan ngayong 2025. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay mga gabay po. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang karagdagang proteksyon, karagdagang kaalaman at karagdagang gabay. Basta't samahan natin ng patuloy na pagdarasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin hindi lamang ng swerte, bagkus ng maraming blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay natin, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, sa inyong patuloy na pagtangkilik, at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita po tayo. My next topic are the luckiest color base sa 2025 forecast natin na pwede nyong gamitin na kulay ng inyong wallet. Additional po yan or part 2 ng vlog natin ito. Muli, ingat always. I love you all.